Litrato Philippines. Mapapanood niyo kami mula alauna hanggang alas 2 ng hapon dito lang sa Radyo Bandido TV. Simulcast on DCRDA 10 a.m. at sa Sky Cable Channel 224 and digital boxes and free-to-air TV at sa aming social media account, facebook.com/DCRDA810am at ang aming official YouTube channel. Kaya subscribe, like, and follow, and share. See you there! Yan, magandang ng hapon po sa lahat po nanonood ng Litrato Philippines at ngayong araw, araw po ng Miyerkules, may kasama po tayong tatlong naggagandahang binibini, no? Hindi po pala binibini. Mga naggagandahang dilag na beauty queen mula po sa Miss Philippines Earth. Palakpakan natin. Ayan, no? At hoping po sa lahat po ng mga nakikinig po dyan, eto na po yung pagkakataon nyo kung meron po kayong mga katanungan sa ating mga kandidata sa Miss Philippines Earth. I-drop nyo lang po ang inyong mga tanong, no? Dito po sa Litrato Philippines, dyan po sa DCRJ8NAM social media account, no? Meron din po tayo sa television, sa television muna, Sky Cable Channel 224 at sa lahat po ng TV boxes, NDTT boxes nationwide. Sa Metro Manila, ay kung di ako nagkakamali, Channel 32 o Channel 30. Check nyo lang po yan. Ha? At sa TV box, kahit saan pong TV box yan, i-check nyo lang po yan. And then sa mga DTT boxes, ganun din po, no? Same lang din po yan. At syempre, meron din po tayong pa-off lang po muna ng mga mic para po ano tayo. Meron din po tayong social media account, facebook.com/DZRJ10AM. At sa aming YouTube channel, DZRJ10AM, Radyo Bandido TV. At meron din po tayong apps, Streama apps and Radio Garden apps. Download nyo lang po yan and then search DZRJ10AM. At ayun, no? At ang aming worldwide po yan, no? Sabay-sabay po yan at papasimulcast po yan, sabay-sabay. At ngayon, no, makakasama po natin yung mga tatlong naggagandahang dilag, no, ng Miss Philippines Earth, no? Palakpakan natin. O tatlo po ngayon, kahapon dalawa, ngayon tatlo, no? Bukas, I don't know kung dalawa o tatlo uli, no? Abangan natin. Ayan, oo. Ayan, meron po tinatang yes po. Oo, sensya na. Oo. Tumatagos yung image ko. O, teka lang ha, saan ba? Dahil po ba sa yellow? No, naka-yellow po kasi ako eh, no? Kung gusto mo, okay lang din. Pwede naman tayo mag-break. Papalitan ko lang po yung damit ko para po hindi tayo tumagos sa trauma. Okay lang po ba? Okay lang po ba? Babalik po tayo ng mga 5 minutes lang. Papalitan ko lang itong yellow natin. Feeling ko lumiliwanag yung yellow eh. Tumatagos nga daw po. Parang ganun nga po. Tama ba? Pa-check nga nung monitor ko, pre. Titingnan ko kung anong problema kung sa background. Maraming hamon ang dumadating sa buhay natin ngayon. Ngunit, may nararamdaman tayong pag-asa, liwanag, dahil ang salita ng Diyos ay buhay ng buhay. Kaya dito, sa programa ng Power to Unite with Elvira, together with our co-host, si Father Mike Garcia ng Congregation of the Blessed Sacrament, bibigyan namin kayo ng magandang inspirasyon, magandang reflection, bakit kailangan natin ang Diyos sa buhay natin? At bakit ang rolyo ng Espiritu Santo ay napakalakas sa panahon na ngayon? Dahil po, nakikita natin ang kanyang kamay ay gumagalaw at binibigyan tayo ng isang malaking pag-asa. Kaya dito, sa programa na ito, Father Mike, saan natin ito mapapanood? At saan natin ito mapapakinggan? Mapapakinggan po ito every Saturday, 5 to 6:30 on Radio Bandido TV, simulcast on DZRJ 810 AM, on Sky Cable Channel 224, digital boxes, and on free-to-air TV, facebook.com/DZRJ810AM, and our official YouTube channel. At dito natin makikita the power of social media. At ang Radyo Bandido ay isa sa mga malaking contribution. Kaya manood po kayo,
makinig po kayo, hindi po kayo mawawalan ng pag-asa. Kaya be enlightened, be motivated, and be inspired with the program Power to Unite with Elvira dito po sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido. Ako si Attorney Darwin Cañete, and my program is Pugad Vloggers, aired every Monday to Friday from 7 to 8 p.m. dito sa Radyo Bandido, simulcast on DZRJ 810 AM, on Sky Cable, Channel 224, TV Plus Boxes, and on Free-to-Air TV, facebook.com/DZRJ810AM, and our official YouTube channel. Nood po kayo! I'm Ricky Sunga. And I'm Ruel So. We are the Double R sa Radyo Bandido. Aired every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. on Radyo Bandido TV, simulcast on DCRJ 810 a.m. You can also watch Sky Cable Channel 224. Digital boxes and on free-to-air TV. You can watch also on social media site facebook.com/DZRJ810AM. And our official YouTube channel. So you can like, share, and subscribe to our social media site. Hi, this is Marlene Craig, and my program is RPM Revolutions Per Minute, accelerating your Saturday noontime. It's every 12 noon to 1 p.m. It's on Radyo Bandido TV, simulcast on DZRJ 810 a.m., and on Sky Cable 224, and also in your digital boxes and on free-to-air TV. Also on facebook.com/DZRJ810AM, and our official YouTube channel. Hi, ako po si Mike Francisco at ito po ang Litrato Philippines. Mapapanood niyo kami mula alauna hanggang alas dos ng hapon dito lang sa Radyo Bandido TV, simulcast on DCRJ 810 AM at sa Sky Cable Channel 224 and digital boxes and free-to-air TV at sa aming social media account, facebook.com/DCRJ810AM at ang aming official YouTube channel. Kaya subscribe, like, and follow and share. See you there! Ayan, nagbabalik na po ating programa Litrato Philippines at syempre kasama na po natin yung mga nagagandahang mga dilag, no? From Miss Philippines Earth, palakpakan natin, yan. At isa-isa na natin pakilala. Syempre unahin na natin yung kakilala ko na kasi ito actually pangatlong beses ko na yata siya na-interview this year, no? At pangatlo to ngayong taon, tama ba? O parang siguro nakaraan yung isang taon, di ko lang maalala ha? Pero sige, pakilala na po natin siya. Siyempre, hindi naman po familiar, hindi naman po na kailan sa inyo na madalas po natin nakakasama ang kandidata ng Cavite City, no? O no matter what, anumang pageant ang kanyang salihan, nandiyan naman tayo palagi para suportahan, no, ang ating kaibigan, no? From Trece Martires, no? Pakilala muna natin siya, no? Oo. At si Angeline, kilala po namin yan bilang Angeline, ay pinalaki po ng kanyang ama, no? At nag-aral po siya ng civil engineering at student leader, no? Siya po ang presidente ng College of Engineering and Computer Studies and Architecture Student Government, no? And student government po siya at Lyceum at Philippine University of Cavite, no? At it was also during college when he started joining beauty pageants and entered modeling, no? Nagmo-model po kasi itong friend namin to, eh. At recently, no, nag-represent po siya ng Pilipinas sa Miss Face of Humanity Global Showcase in Toronto, Canada. Na-interview rin po namin yun. Oo, di ba? At na-interview namin din siya noon. Wait lang ha. Tapusin ko lang muna ito, introduction pa. After niya yung report. At noong April 2022, sabi sa inyo, recently lang, no. At sumali rin po siya sa pangalawang pagkakataon dito po sa Miss Earth, Miss Philippines Earth 2022. At sumali po siya nung Miss Earth 2020 at siya po ay isa sa mga runner-up. Anyway, no, after makapasangan niya po ng civil engineer board exam, he started working as engineer at Department of Public Works and Highway. May kaibigan na tayo sa DPWH, mama, ito na siya. Oo, pwede na kami mag-interview, no, at especially at the Public-Private Partnership Service, no. Sa kanyang murang edad na atay siya po ay nakilala
sa kanyang mga negosyo, no? At meron po siyang mga cleaning business. Eh, siyempre, bawal natin banggit yung mga pangalan, di ba? Oo, at meron po rin siyang Only Wings Resto. Ayan, ilan tayo imbitado dito? Tatlo. Ako, tapos si Jennifer, at saka si yung isang guest natin. No? Asa na pala yung isang guest natin? Nawala. Nawala yung isang guest natin na si, anong pangalan, no? Si Nice. Oo, asa po si Nice? No, nawala si Nice. At, ayun, no? At, eto, siya po ay, meron po siyang remarkable trait as her love for animals. She currently have 3 adopted stray cats and dog, no? Russia, Grey, Sand, and Euro, no? He is a strong believer. Ayun na si Nice. Ayan, hinahanap si Nice. Nawala eh, no? At should be used to take care of planets and its inhabitants. No? Ang kanya pong ama, siyempre, proud na proud po siya. Walang iba, si John Vladimir Santos, no? At ang kanyang mga kapatid, si Kyra Jewel Santos at John Alex Santos. Kapag tapos po siya ng civil engineering sa Lyceum of the University of the Philippines, master din po siya ng engineering management, major in construction management sa pamantasan ng lungsod na Maynila. Meron ka rin ba nga, tawag ito yung natatanggap na 1,000 pesos a month pa yun? Ibigay ni Orbe. Wala, di niya na daw inabot, no? At siya po ay isang licensed civil engineer. Kaya pag magpapa... ang gawa tayo ng layout sa kanya tayo. Joke lang. At tawag dito. At eto, siya po ay runner-up na Miss Philippines Earth at siya po nag-represent ng Pilipinas sa Miss Space of Humanity noong sa Toronto, Canada sa May noong April 20. Pakilala natin ang ating napakagandang kaibigan, si Angeline May Santos. Palakpakan po natin. Hi Angeline, magandang hapon sa iyo. Pa-on lang ng mic. Hello po, good afternoon Sir Mike. It's good to be back in your show. Oo nga, namiss ka namin, no? At the more na to, no, na nagkikita tayo, papayat ka ng papayat. Grabe, no? Ano ba nga mga sikreto diyan, mamaya tanungin ko nga to, anong sikreto nito at pa-slim siya ng pa-slim, eh, no? Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa nakakatungtong ng 13 Martires, no, bago ko ipasok yung report, pwede mo ba kaming sabihan ko ano ba yung mga pwedeng naming pasyalan dyan sa 13 Martires? Ano yung masarap na pagkain dyan at the same time? Go ahead, Angeline. Ang 13 Martires po ay isa sa mga lugar na hindi pa masyadong nadidiscovery sa bahagi ng Cavite. Pero ito yung isang lugar na sobrang mapayapa. Dito po ako lumaki sa lugar na ito. Ito na namulat na sa lahat ng bagay. At ang masasabi ko lang po na unique tungkol sa 13 Martires ay... ang mga tao po dito ay sobrang peaceful, sobrang lalambing. Wala naman po kami special delicacy sa Tres Martires, pero we are known to be a drug-free city. And ang aming mayor po ay isang napakagandang babae, si Mayor Gemma Lubigan. At ang aming city ay proud to have San Pepita, or the San Pepita City. Ayan, oo. Ano yung food naman na pwede mo sa aming offer? Aside sa Only Wings, nag-crave na kami ni Nice, kaka ni Jennifer, no? Ayan, sige, go ahead. Ano po, sir? Sorry. Anong food ang meron best dyan sa 13 Martires? Actually, sir, sa 13 wala naman kaming special delicacies. Pero ma-offer ko kung para po sa akin, dahil ang 13 Martires ay isang probinsya pa rin, marami po kayong matatagpuan ng mga gulay, mga mushroom. And yung tatay ko po, nagtitinda po siya sa palengke. Kaya if ever na gusto niyo maging healthy, pwede ko kayong padala ng gulay. Ayan, oo. Ang tatay niyo pala, no? Nagtitinda rin ng gulay. Napaka... no, ang mahal ng gulay ngayon, ha? Oo, totoo lang, no? Pero anyway, ito. Papasukin ko muna yung report, Angeline, and then pakilala natin ibang kandidata. Unahin lang po muna natin yung report ni Sir Nolan Ariola, no? Dagdag sahod sa 14 reunion, no? Magiging epektibo. Ngayong buwan, papasukin natin ang report ni kasamang Nolan Ariola. Sir Nolan, go ahead po. Bilang pagtupad sa direktiba ni Labor Secretary Silvestre Belli III na ripasuhin ang umiiral na minimum wage rate sa buong bansa, naglabas ang 14 na regional wage board na kanikanilang wage order na nagbibigay ng dagdag sahod na nasa pagitan ng 30 at 110 pesos. Pinasalamatan ni Bello ang mga wage board sa agarang pagresolba ng mga petisyon para sa dagdag sahod at idinagdag na inaasang makikinabang ang mga minimum wage earner.
kabilang ang mga kasambahay mula sa serye ng pagtaas ng sahod sa mga rehiyon simula ngayong buwan hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon. Nagkabisa ang pinakaunang dagdag sahod na 22 pesos sa National Capital Region noong Sabado, Hunyo 4, kung saan naging 570 pesos ang minimum na sahod para sa mga manggagawa sa non-agriculture sector at 533 pesos para sa mga nasa agriculture sector. Ang 50 to 60 pesos dagdag sahod sa Cordillera Administrative Region ay ipatutupad ng dalawang tranches. Magiging 380 pesos ang minimum na sahod sa rehiyon simula Hunyo 14 at ito ay tataas pa sa 400 pesos simula Enero 1, 2023. Tataas din ang sahod ng mga kasambahay ng mula 500 pesos hanggang 1,500 pesos na magtatakda sa bagong minimum na sahod na 4,500 pesos sa buong rehiyon. Para sa mga magagawa sa Ilocos Region, ang bagong minimum wage rate ay mula 372 pesos hanggang 400 pesos. Ipatutupad ang 60 to 90 pesos dagdag sahod sa dalawa hanggang tatlong tranches. Simula sa Hunyo 6, tataas din sa 5,000 pesos ang minimum na sahod sa mga kasambahay. Sa Cagayan Valley, ang bagong minimum na sahod na 400 hanggang 420 pesos ay ipapatupad sa dalawa hanggang tatlong tranche, kung saan ang unang tranche ay magiging epektibo sa Hunyo 8. Makikinabang din ang mga kasambahay sa 1,000 pesos dagdag sahod, kung saan ang kanilang buwanang minimum na sahod ay magiging 5,000 pesos. Nakatakda rin makinabang ang mga manggagawa sa Central Luzon sa 40 pesos dagdag sahod na ipatutupad sa dalawang tranches sa magkaibang sektor. Ang bagong minimum na sahod sa rehiyon ay 414 hanggang 460 pesos habang sa lalawigan ng Aurora ay mula 344 hanggang 409 pesos. Sa Calabarzon, ipatutupad ang bagong minimum na sahod sa dalawang tranches mula 390 hanggang 470 pesos sa non-agriculture sector, mula 350 hanggang 429 sa agriculture sector at 350 sa mga retail at service establishment na may hindi higit sa 10 manggagawa. Samantala, tatanggapin ng mga manggagawa sa Mimaropa ang 35 pesos dagdag sahod simula Hunyo 10, dahil dito ang bagong minimum na sahod ay nasa 329 pesos para sa mga establishmentong mas mababa sa 10 manggagawa at 355 pesos para sa mga establishmentong may 10 o higit pang manggagawa. Nagbigay din ang wage board ng dagdag na 1,000 pesos sa buwanang sahod ng mga kasambahay, kaya magiging 400 o 4,500 pesos ang bagong minimum na sahod sa rehiyon. Sa Bicol, magiging 365 pesos sa lahat ng sektor ang bagong minimum na sahod. Ipatutupad ang 55 pesos dagdag sahod sa dalawang tranches sa Hunyo 18 at sa Disyembre 1. Makikinabang din ang mga kasambahay sa dagdag sahod na 1,000 pesos hanggang 1,500 pesos na kung saan ay magiging 4,000 ang kanilang buwanang sahod. Ako si Nolan Ariola, nag-uulat para sa DCRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV. Ayan, oo, kala ko, sorry. Kala ko mamaya pa tayo natatapos. Ayan, ang haba ng report talaga ni Nola, no? Oo, anyway, meron pa po tayong isang report. Ito medyo maiksi na to. Sure ako, madalas po mag-report sa akin pa. Anyway, papasukin naman natin yung report ng ating kasama na si, pangalan nito. Si Sir Romel Madrigal, no, number 4 most wanted ng Calabarzon ng kasong qualified date, arestado, no? Papasukin natin report ni kasama mga Romel Madrigal. Sir Romel, buwan. Arestado ang rank number 4 most wanted ng Calabarzon sa kasong qualified rape at dalawa pang wanted person na sa magkahiwalay manhanta operasyon ng Laguna PNP. Kinilala ni Police Colonel Cecilio Izon Jr. ang narestong akusado na si Luis Cito Cacao Mabuyo, 52 taong gulang, construction worker at nakatira sa Barangay Palo Alto, Calambas City sa Laguna. Nahaharap ang akusado sa kasong qualified rape na isinampan noong Mayo 5, 2022 na walang nirekomendang piyansa na inisyo ang Family Court ng Branch 8, Calambas City sa lalawigan ng Laguna. Sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Arnel Pagulayan, hepe ng Calambas City Police Station, arresto ng akusado ganap na ikapito ng gabi sa Barangay Palo Alto ng naturang lungsod.
Sa hiwalay ng manhunt operation ng Calamba City Police Station ay naresto rin si Angelica Mendoza Biennes, 27 taong gulang vendor at nakatira sa Barangay Lo, Calamba City, Dakong Ikalabindalawa at kalahati ng tanghali sa bisa ng warrant of arrest na sinampa noong Mayo 26, 2022 sa kasong Cybercrime Prevention Act of 2012. Ito'y 8 counts na inisyo ng Regional Trial Court Branch 34 ng Calamba City. Arestado rin si Miguel Capino, 24 na taong gulang at nakatira sa Barangay 1 Pagsanhan sa Mabini Street, Barangay Poblasyon, Santa Cruz, sa bisa ng warrant of arrest sa kasong Anti-Trafficking in Person Act of 2003, 16 counts at Cybercrime Prevention Act of 2012, 4 counts na isinampan noong Mayo 2, 2022 na walang inirekomendang piyansa na inisyo ng Regional Trial Court Branch 26 Santa Cruz sa Laguna. Hindi pa nahinga ng pahayag ang hepe ng Calamba kung saan nakadetain ang mga akusado dahil hindi pa sumasagot sa tawag at text habang ginagawa ang balitang ito. Matagumpay na naisagawa ang operasyon sa pamamagitan ng nakalap na impormasyon mula sa Barangay Intelligence Network ng komunidad. At ayon sa payag ni Police Brigadier General Antonio Yara, ang operasyong ito ay patunay na hindi sila titigil sa pagsasawata sa mga taong may pananagutan sa batas at para mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Mula sa area ng Calabarzon, Romel Madrigal nag-uulat sa DCRJ 810, ang Radyo Bandido TV. At Sir Romel Madrigal, ito na, no? At syempre, madaliin na rin natin. Sama na natin itong isa pang kandidata natin, syempre, ito medyo malayo to. Actually, to be honest, di pa ako nakakapunta rito. Sana maimbitahan tayo ni Nice. Ayan, di ba? Ayan. Ang ganda ng pangalan nyo. Nice ba ito o Nice? No? Pero I think mas maganda kung babanggitin ko itong Nice. No? Anyway, no? Siya po ay from the rice, corn, and cut flower capital of Agusan del Sur, Bayugan City. At may taas po na 5'8". Aba, mas matangkad sa akin ng bahagya. At siya po ay 21 years old at a third year medical technology student sa San Pedro College in Davao City. Siya po ay scholar at excels in academic endeavors. At gusto niya rin po mag-travel, no? Parang pare-parehas kami ng gusto, ha? At different places and enjoy beauty and bodies of water. Yun nga lang, hindi ako mahilig mag-swimming. Ayan, ay kaibahan namin dalawa, no? At nag-spend po siya ng time mostly sa kanyang mga kaibigan at mga pamilya. Ayan, o, yun din yung, pero most of the time, pagka sad ako, ang ginagawa ko na lang, naglalaro na lang ako sa buong. Ayan. At siya po ay advocates ng reinforcing existing eco-friendly tourism na initiative ng gobyerno. At siya po ay tumutulong, no, sa community kung saan ang mga tao ay nagpa-practice ng eco-tourism at para mas maging maganda o maging greener, no, traveler ang ating mga dadaanan, no, once you travel. Kasi maganda nga naman po magka-travel kayo. Punong-puno ng mga puno, tapos magagandang tanawin. Di ba magandang tingnan yun habang bumabiyay ka? Dan makikita mo kalbo na puno, may stress ka, oh my God. Tapos makikita mo mga tuyong lupa, tapos puro subdivision na. Di ba? Parang nakaka-stress yun. At sinabi niya, no, malulungkot din siya na minsan na makita, no, na meron din pagkukulang ang gobyerno natin. When, in many terms, no, sa tourism. Totoo naman po yan. Hindi naman po na kakailan natin yun. Kasi iba napapabayaan yung ganda ng lugar. No? Ang minsan nagiging priority ng mga sa tourism ay tawag dito, yung magkaroon ng maraming customer. No? Yun ang kanilang ano, mas maraming negosyo. Yun. Dahil sa mga dami ng tinatay yung mga kulay ng Boracay, alam niyo po ba, dati napakaganda niyan. Pero ngayon, Diyos ko po, no? Punong-puno na ng restaurant. station 1 hanggang station 3, no? Puno, wala na talagang space. Kinuha na nila lahat, no? At ito, no? Ang ating mundo ay napakaganda, no? At marami tayong mga nadidiscover pang kakaiba, no? Pero tulad nga niya, no? Nag-enjoy po siya sa kagandahan ng ating nature, no? At gusto niyang instill, no, yung eco-friendly practices such as ditching plastic straw and tumblers, use plastic or bamboo straw and tumblers instead. Oo, actually, to be honest, bamboo straw yung ginagamit namin. With her campaign, Nice to Save You. Aba, ang ganda. Oh, kasi nice ang pangalan niya, eh, no? Oo.
At she hopes to remind people the importance of saving our Mother Earth, and there's no better platform that could help her with environment advocacy but the Miss Philippines Earth, no? Samahan po natin siya at together we move as one towards saving the Earth, no? Siya po ay walang iba ang nating napakagandang kandidata ng Bayugan City, Agusan del Sur, ang ating Eco Warrior, walang iba kundi si Ma'am Nice Lampad. Hi, Nice. Ang ganda ng pangalan mo, ha? Oo. Oh, oh. Maraming salamat po. Ayan, oh. Ang ganda na, ang swerte ng nanay mo, naisip na pangalan ko nga sa anak ko, Nice. Ano bang history niya? Sino ba nakaisip ng name mo? Daddy mo o mami mo? Yung father ko po, pinangalan niya po sa akin. Hindi ko nga bakit po alam daw po, ba? Nice? Oo. Baka siguro nung sinabi siguro ng ito na, hula ko lang, ha. Sinabi siguro ng doktor, ano pong ipapangalan ng anak natin? Tapos siguro sinabi nung nanay mo, babaeng anak natin, sinagot ng tatay mo, Nice! Tapos narinig ng doktor, ah, okay, nice po. di mo ba, ano mo ba history? Ano ba sabi ng daddy mo, bakit daw Nice? Actually, yung pangalan ko po talaga is Manilyn. Pero hindi ko nga po alam kung bakit naging Nice. Pero thankful lang po ako. Dahil ayan, o. Galing, ganda ng pangalan niya, no? Every time, no, narinig yung pangalan niya kanina nung binabasa ko rin. Because ang ganda ng name niya, easy to pronounce at madali tandaan, no? Anyway, can you tell us more about your place, no? Like I said, no, hindi pa ako nakakatungtong sa Bayugan City, Agusan del Sur. Sana ma-invite mo kami dyan. Or Mayor, ano, ayun na po bahala sa amin dyan. Joke lang. Anyway, sige po, ano po ba yung mga magagandang lugar na pwede namin bisitahin dyan? At the same time, ano naman po yung mga best food, no, na ma-offer nyo sa mga inyong turistang pumunta po sa inyong lugar? Ang Bayugan City po ay, ano, ay isang rice, corn, and cut flower capital po ng Agusan del Sur. Dito po, marami po kaming magagandang places katulad ng Bayugan City Rotonda Eco Park. Ito po ay pinakamalaking rotonda sa Mindanao at sa Visayas. Mm-hmm. Gano ba kahaba yung rotonda niya? Malaki ba? Gano ba? Opo, 48 kilometers. Wow, radius. Grabe! Ang layo nga! Opo na! Oh, guys, parang gusto kong umikot doon mag-bike. No? Oh, pwede ka po mag-jogging doon. No? Pwede tayong gumawa ng racetrack doon sa rotonda nila. Ang layo. Oh, pero anyway, sige. Ano naman po yung iba pang mga places? May mga beach resort din po ba nga? Kasi tulad ng sabi mo, mahilig ka sa mga mga lugar na, ayan, kung saan yung may dagat, swimming pool. Ano ba yung mga best resort na pwede mong i-refer sa amin dyan? Saan lugar? Huwag mo nabanggitin yung pangalan kasi hindi naman yung ba. Agusan po is landlocked po siya. Meaning pinapalibutan po kami ng puro patag po na lupa. So wala po kaming dagat dito. Meron po kami, kung gusto niyo ng tubig, meron kaming Getsemani Falls na pwede pong kayong mag-swimming doon. Napakaganda ng tubig, napakalamig. Wow! Di talaga malamig ang mga tubig galing sa mga ilog, no? O lalo na yung nanggagaling sa taas, no? Ang winu-worry ko lang dyan yung pag umuulan kasi minsan hindi natin nakokontrol, biglang malakas na pala yung buhos o yung current, no? Oo, no? Meron po so, tayong... I think pag may ulan, pinagbabawal sigurong maligo, no? Kasi syempre baka madala ka ng current. Meron po tayong... How about naman food? Ayan, medyo matakaw kami dito. Ano bang mga food ang meron ng Bayugan? Kilala po kami sa aming own fruit wine. Kung gusto niyo ng wine. Fruit wine? Ano klaseng fruit wine yan? Bundy wine. Meron pong mango, mangosteen, lumboy. Lumboy. At meron ding durian. Ay, jackfruit. O, parang gusto kong matikman yung mango at saka mangosteen. Paano ba namin makukuha? Alam mo, mga karating dito yan sa Maynila. Nabuhari ako bigla. Pero, rare yun ha. At talagang ito, yun yung pangunahing produkto ng ino-offer ng inyong lugar. Tama ba? Opo. Aside po sa rice at corn.
na yeah, no, kasi nabanggit nyo nga rice and corn. That's beautiful flowers, no? Ano bang mga may ano bang magandang lugar? Alam mo, mahilig ako sa Bulaklak eh. Meron ba kayong farm diyan na pwedeng bisitahin na marami talagang bulaklak? Saan lugar 'yan? Meron po sa Barangay Pinagalaan po. Doon po kami kumukuha ng mga cut flower na binibenta po sa Peke. Oo. Di ba diyan umaangkat yung Tagadangwa? Hindi naman siguro layo kasi. Pero oh, pero kasi ang dami rin bulaklak sa Dangwa. Pero I think no, diyan sa inyong lugar mas mura siguro yung bulaklak kasi mas malapit yung angkatan eh, no? Oo. Eh kamusta naman yung mga bilihin diyan? Alam mo yung mga gasolina ngayon, ano na, puro valedictorian eh, line of nine. Nako, dito din sa amin po. Parehas lang din. Pero yung kamusta yung mga presyo ng mga bilihin? Tulad ng mga baboy, manok, gulay. Si Angeline, yung tatay niya may gulay, mahal daw na talaga gulay niya. Ano, kamusta? Mahal din po ba? Medyo masakit na rin sa bulsa. Ganon? Oo, dito rin sa amin po, tumataas na po yung mga bilihin, yung mga pangunahing bilihin. Kagaya ng rice, yung mga meat. Oo, tumataas na rin po. O kasi actually nga daw sinabi pati mga dilata, no? Tataas na tayo na lang ang hindi tumataas. Okay, nabagay, no? Malaki na tayo, tataas. But anyway, ayan, no, maraming salamat, no, regarding dyan. Mamaya, babalikan kita. Pakilala lang po natin itong ikatlo nating kandidata ng Miss Philippines Earth. Ito actually, napakaganda niya. Eh. Nakita ko siya kanina, nag-send ng picture. Unang tingin ko, artista ba ito? Sabi ko gano'n. Pero nagulat ako, no? Dahil sa, ano, malapit lang po siya, no? Ayan, no, nakita niyo. Agad dyan lang po siya sa Mandaluyong. Pwede natin siyang dalawin. Tawid-tawid lang tayo parang Makati, no? Anyway, pakilala na natin ating susunod na guest, no? Sabi ng isang friend ko, ang ganda nga daw. Talaga pala, hindi ako nagsasabi daw talaga ako ng totoo, no? Anyway, no, si ating kaibigan, no, ay nagtukpo siya ng Marketing and Advertising Management sa De La Salle University, Dasmariña, no? At nagpaplano po siya magtayo ng kanyang charitable foundation someday. Ay, tutulungan kita dyan. Oo, ay mahilig din kasi kaming mga tumulong eh. Sama-sama tayo dyan pagdating sa ganyan. At during sa kanyang younger years, no, siya po ay always na independent na and go-getter, no? She always been a free soul and loves traveling a lot, no? Ito, marami na tong nagalaan. Talo tayo dito kay, Jen, no? At tawag dito, hoping, no? I'm helping other people make sure happy. Aba, oo. Actually, ganyan din ako. Kasi minsan, di ka ba naisip mo sometimes sarili mo naman? May nagsabi sa akin yan, puro ka tulong, puro mo gustong pinangingiti iba. Eh, ikaw, masaya ka ba? Parang ganun, no? Pero hindi love story yung pag-uusapan natin dito, ha? Tamang ano tayo dito. Siyempre, ang ating regarding advocacy, no? At she is a great-granddaughter of Don Andres Atega of Kabadbaran from the clan of Mestizo. Oh, Mestiza nga siya. Aba, yayamanin pala ang pangalan, clan nito, no? May Don eh, no? Mga Don and Donya. Ito lang, ha? At siya po ay nag-join ng Miss Philippines Earth dahil, actually ito yung sinabi niya sa akin kanina, first time niya mag-join ng pageant. So, it's a very, very flattered to see her, no? Na, tanongin natin kung kinakabahan din siya. Kasi, siyempre, pag mga bago, medyo kabadet. Hindi ko, si Andy rin kampadya pang ilan na mga pageant na sasalinan. Lumabang pang international yan, no? So, definitely, malaki ang chances na si Angeline din, no? Ay talagang pwedeng-pwede nating isabak. But, siyempre, hindi naman po ibig sabihin na ano tayo dito, kung sino yung pinakamarami ng experience ay nang nananalo. Sometimes, kahit walang experience, katulad ng Celeste, Legazpi, no? Matama ba yung pinido na banggit ko? Dating Miss Earth, no? Ay, first time yung sumali, no? Sinabi nga niya sa akin during that time na interview ko siya, wala siyang alam regarding sa pageant. Pero siya ang nagwagi, no? Imagine niyo yun, no? Through her work lang, no? And pagpupursige, no? Ay naipanalo na yung nasabing pageant, no? Anyway, natuloy natin. At ang gusto niyang gamitin din ng Miss Earth, no? Maging platform and voice, no? To amplify and influence people, especially yung mga kabataan natin sa kanyang advocacy, which is solar energy. Ayan, no? Tama yan, no? Actually,
aside sa pinupush nilang windmill, sana magkaroon din ng idea na mag-shift din tayo solar energy para hindi tayo yung gumagamit ng coil, yung katulad din sa China na puro usok na sumisira ng ating ozone layer. So it's the best thing, no, to use solar energy. Sa ngayon medyo mura-mura, no? Marami kasing nagtitinda sa mga online kaya medyo mura noon kasi pag sinabi mong solar energy, pag narinig mo yung presyo, paano magpakabit? Pagka ano pa lang, konting power pa lang, maabot na ng 200,000, parang sabi mo, sige, meral ko na lang. Parang, isip mo. Pero ngayon, di, meron, mura na. Yes, to be honest, marami na po sa online. Wag lang po kayong mapeke. So, ayan. At he wanted people to be environmentally aware, no, what's happening to our Mother Nature. He wanted people to be enlightened, proactive about our ecological concern, and responsible of their action before it's too late to save and protect our Earth. Pakilala natin ang napakaganda, no? Nakapitbahay lang natin. I mean, hindi naman, tawid lang naman. Kami from Makati and you are from Mandaluyong. Ang representative ng City of Mandaluyong, walang iba. Walang iba kundi si Jennifer De Assis. Ayan, palakpakan natin. Hi Jennifer, magandang hapon sa'yo. Hi everyone. Magandang hapon po. Ayan, inabahan ako na parang napahanap ako ng tisyo. Kala ko hindi ka marunong mag-Tagalog. Inabahan ako konti. But anyway, let's ask naman sa kanya. We do know, maraming pong pagkain dyan sa Mandaluyong. Pagka nagugutom lang kayo, ikot-ikot lang po kayo dyan sa, tawag dito, ano bang lugar yun? Yung sa Shaw Boulevard, sa Bonnie Avenue, ang daming kainan. Oo, ang daming kainan dyan. So, hindi kayo mawawala, no? Pag tinanong nyo yung specialty na Mandaluyong, marami pong pagkain doon, no? Basta yes. Bahala na ito. Specialty pancit. All kinds of pancit. O yes. Yan, parang yes. Gusto kong tikman yan. Ikaw ba nagluto? Parang... Ay, marunong po ako magluto noon. Ayan, I do syempre. Cook. Anyway, tawag dito, ask natin si Jennifer, no? Jennifer, ask namin, unang-una, this is your first time to join Miss Earth. Bakit mo naisip na Miss Earth ang yung salinan, hindi yung other pageant? Why? I think Miss Earth Philippines po kasi is the perfect platform, especially now na yung sa animals po yung theme namin. Ako po, meron po akong soft spot sa animals. And number two, gusto ko rin pong ma-encourage yung everyone na gumamit ng solar energy. Kasi ngayon, sa global warming na meron tayo, gusto ko na gamitin ng mga tao yung solar energy kasi cost-efficient siya, tsaka hindi siya nakakapag-cost ng masama sa mundo natin. Mm-hmm. Which is magbe-benefit tayo lahat, pati yung mga animals din. Yeah. Kaya yun ang gusto kong malaman ng mga tao, na encourage sila. Yun po. Kaya sumali ka na Miss Earth kasi yes, ito yung naisip mong pinaka-best platform para ma-i-push mo, no, yung gusto mong solar energy. Hindi naman, and to add up to that po, as a nature lover po, ano, gusto ko po na makatulong din po ako sa nature kahit papano kasi gusto ko po na yung mga forests natin mas maging maayos, ma-limit yung mga illegal logging. Yan. Maganda pala yung gusto ni Jennifer. Pero yung kanyang course ay advertising and management. Ano yung work mo as of now? As of now po, I own my business. Hindi po ako nag-work sa iba. Ano pong business niyo dyan? Hindi naman po solar panel. Clothing po. Clothing kasi I'm a fashionista po. Anong klaseng business clothing yan? Huwag mo lang banggitin yung name. Anong klaseng... Ano po? Come again. Ano pong business? Clothing. Ah, ano yun? Clothing. Clothing? Sa mga damit po, damit. Ah, clothing. Sorry. Yeah. Ang slow ko, no? Sa akin, loading pa. Loading pa. Ayan, oo. Hindi naman to yung mga ukay. Hindi yon. Hindi po. Ano, nagda-design po ako ng sarili kong damit. Ayan. Wow, oo. Ayan, meron na akong kaibigan designer, guys. Ayan, no other than Jennifer De Assis, ang ganda-ganda. Anyway, may mga tanong po ako dito sa inyo, no? Regarding po. Unahin po muna natin, syempre, kausap ko na rin naman si Jennifer.
At since first time niya, I think, gusto mo paunahin ko muna iba para at least meron kang confidence kasi baka kabahan ka din. Eh. Kinakabahan ka ba? Anyway, joining this Miss Earth, kinakabahan ka ba? Kinakabahan din po ako. Siyempre, kailangan ko pong labanan yung kaban na yon para mabigas yung best ko. Kasi lahat po ng candidates ganun eh. Sino bang nag-udyok sa'yo dyan na sumali na Miss Earth bukod sa sarili mo? Actually, funny story, kasi Earth Day ko po nalaman na sinali po ako. May nagsali po sa akin. Kasi ang usapan po nun, parang VTR lang, ganyan, VTR. And then nagulat po ako na, mag-join ka na. Ayun, yun po. Oo. Akala mo for ano lang, no, commercial, no, parang gano'ng modin. Tapos yun pala, this Earth na pala, no, pambira yung mga friends mo, medyo hindi ka na pinapahamak. So ako, I don't know how to react. I'm like, oh my gosh, anong gagawin ko? Pero, gusto ko rin po yung Miss Earth eh. Yung pageant na yan. Kasi, hindi lang sinashowcase nito yung ganda ng mga babae. Mm-hmm. Pinapakita din niya na kaya ng mga babae na ipaglaban yung Mother Earth, pati yung animals ngayong year na to. I think sa iyong attitude, no, na parang, ano ka talaga, parang kalaban na tao. Yung sabi niya, wala kang inuurungan, inaatrasan, 24 oras. I do take risk po talaga. Oo, risk yung talagang, siya, no? Hindi siya yung natatakot. Kahit anong pagsubok na iharap mo sa kanya, go-go yan, no? At yeah, being resilient talaga is the best. Oo, no? So, challenge sa kanya lahat ng mga katulad nito na ibinigay ng friends niya. No? Ay, mga friends kayo, pahama kayo minsan. Pero gano'n pa man, I support din si Jennifer. Anyway, ask na muna natin yung ba. Unahin na natin yung talagang alam natin na may experience na. Andy Lynn, ask ko sa'yo, if ever, no, magkaroon ka ng pagkakataon, maiuwi mo yung corona ng Miss Earth, no? Ano ba sa palagay mo ang pwede mong magawa na something new, no? Aside doon sa mga previous Miss Earth Queens na nagawa na nila. As of the moment, Sir Mike, I have been doing this for quite some time na, which is living sustainably. One of the best example of living sustainably is starting within yourself. Like for example po, yung paggamit ng mga recyclable items, yung pag-reduce ng food waste, and also yung simpleng paglalakad natin, pag-reduce natin ang paggamit sa sakyan to reduce carbon footprints, that's the only things that we can do minimally kahit sa sarili natin to help support Mother Earth. And one of my projects that I'm currently proving para sa Miss Philippines Earth, regardless if I win or not, is the Meet My Earth project, wherein this is a group for Earth people, for people who are interested in helping save the environment to achieve sustainable living. Yeah. Ang galing ng sagot niya. Ano, palakpakan natin si Angeline, no? At talagang confident na confident to, walang takot. No? I mean, talagang makikita mo sa kanya how confident she is, no, when she answered. Anyway, punta naman tayo kay Nice. Nice, same question. If ever you going to to win this pageant, tawag dito, ano po ba yung tawag dito, yung gagawin na something new aside sa mga nagawa na ng mga previous Miss Earth Queen? I agree with what Miss Teresa Martiri said. And for us here in Bayugan City, we support local youth organizations po, such as the iKilos here in Bayugan City. There are youth-based organization which supports or influence people to promote environmental conservation. So through that, maaari po nating mapangalagaan ang ating kalikasan sa pamamagitan ng mga paggamit ng, katulad ng sabi ni Miss Teresa Martires, na paggamit ng glass straws, minimizing our carbon footprints po. So ito po yung mga paraan na masasabi mong maliit lang, pero once it is collectively collected, then it will create a great impact to our Earth. Yun po. Yan, oo. At I think, no, ito, nasabi mo rin kanina, no, ate, mamaya, second question ko na yun. Meron pa naman tayong oras.
may pa tayong 10 minutes. Pero pasagutin ko muna si Jennifer. Jennifer, tawag dito. Yung question ko sa'yo is same with them. No? If ever you will going to win this pageant, Miss Earth, no? 2022, ano yung gagawin mong something new na hindi pa nagagawa ng mga previous Earth Queens? First of all, I will put my advocacy into action, which is solar energy. Pupunta po ako ngayon sa mga barrio, like yung mga mahihirap po na situation. Yung hindi po naaabot ng mga... Hello? Yes, go ahead, go ahead. Hello? Yes, go ahead. Naririnig hindi kita. Hindi po naaabot ng mga kuryente. Ako po yung magpo-provide nun sa kanila using solar energy. Yun po yung advocacy ko. Kasi naniniwala po ako na... Hello? Yes po. We still hear you. Naniniwala po ako na magiging beneficial po itong solar energy, lalong-lalo na po sa mga kabataan ngayon, sa mga nag-aaral, na magkaroon sila ng kuryente kasi ang mga kabataan po ngayon ang pag-asa natin. Sa kanila po magsa-start yung new change na gusto natin sa buong mundo. Yun po. Oh, kasi to be honest, tama rin si Jennifer. No? Maraming lugar dito sa Pilipinas ang akala nyo, ano na tayo, napakagandang lugar. To be honest, wala po po silang kuryente. Yes, po, totoo po yan, no? Oo. Maasa lang po sila sa cellphone, no? Doon lang po sila. At nakikicharge lang po sila somewhere else. Yan, no? Para po, para meron silang power. No? Sometimes nakakalungkot na meron din mga cities may kuryente pero limited. Like, for example, no? 12 hours lang and then 12 hours din off. Yan, ganun. Sorry, marami kaming aso. Ayan, no? At ayan, no? Ang isa sa mga itatanong ko na rin sa iyo, Jennifer, no? As we see, no, na meron tayong problema rin sa ating syudad, no? Yung mga mahilig magkalat ng basura at tawag dito. Mga marami nagkakalat ng basura and then tapon dito, tapon doon. May ma-advise ka ba sa mga tao? Even though we are in Metro Manila, no? Even though marami na rito, educated na rin tao, pero parang to see them na even na magaganda ang suot, pero parang pagdating sa kalat, makalat talaga sila. Kahit minsan may kotse, makakita mo, nagdadrive kami, magtatapon. Along the road, have you seen one? Yes, I've seen a lot. No, so minsan gusto ko ng damputing, sabi ko nilang highway yun, dadamputing ko yung bibigay ko sa kanila. Ano no? Ano bang i-message mo sa kanila? Go ahead. May message sa kanila. I encourage everyone po na maging responsible po tayo sa mga sarili nating mga kalat. Sana po mag-isip po tayo ng mabuti bago tayo gumawa ng action. Hello. Yes po, narinig po namin kayo. Yes, and sana po, before po sila magkalat, tingnan po nila yung Singapore. Maging disiplinado po tayo bilang isang mamamayan. Maging disiplinado po tayo in a way na magbe-benefit po lahat sa gagawin natin. Magkaroon po tayo ng mindset na lahat ng gagawin po natin may balik sa kalikasan natin. So, dapat po mag-reduce, reuse, recycle po tayo. Yun po. Ayan, no? Medyo tapos na po yung ating oras, no? Pasensya na, pero may tanong sana kay Angeline at kay Nice. But hamon, no? We will just make an ano na lang, an article sa kanila para just habol na lang yung question, no? Para at least, ano. Pero kay Nice, I think dadagdag ko na lang doon, i-edit ko na lang yung meron kasi ako naisip na tanong. But anyway, maraming salamat sa inyo. Bibigyan ko muna kay pagkakataon makapagpasalamat. Pakibilisan lang po kahit natigi isang minuto. Go ahead, Jennifer, una ka na. Hi, thank you everyone for watching. Yun lang po. And sana po manood po kayo ng Coronation Night ng Miss Earth Philippines po. Kailan po ba yan? August 7 po. Pero tentative date pa po yun. So. Ayan, okay. Anyway, how about you, tawag dito, Angeline? Go ahead.
Hello, once again, maraming salamat, Sir Mike, for having us today. And for everyone who's watching us, I hope that you will all support the ladies who are competing for Miss Philippines Earth, as Miss Jennifer has said. Ang coronation namin is on August 7. And also would like to thank my family, my handlers, and of course, my DPWH family for helping me in this competition. Thank you so much. How about you, Nice? And go ahead. Thank you so much for having us today, Sir Mike, and also the viewers. Maraming salamat mo sa panonood. And I would also like to thank my local government unit, the local government unit of Bagan City, for the support. And of course, my mentors who are there since day one. And I wouldn't be here without you guys. So thank you po. Thank you po sa opportunity. Yun lang. Ayan. Uy, salamat sa inyo, Angeline, Jennifer, and Nice, no? At I hope tagito nakatulong din ako sa inyo kahit konti, no, through our programs. And I hope, no, other queens will do the same, no? Oo. Magpatuloy nyo lang po kung ano yung naumpisaan nyo. And I salute you talaga, no, sa inyong mga ginagawang advokasya para sa ating kalikasan. Napaka-rare po sa babae o sa isang tao ng tumulong sa kalikasan. Minsan, ang most ng advocacy ng tao is pagtulong sa kapwa, no? But you all guys, no, are amplifying your voices, no, to help our mother nature. So, pagpatuloy nyo lang po yan. Anyway, maraming salamat po sa lahat po nanood ng Litrato Philippines. Abangan nyo ulit kami bukas, no? Sensya na, naubusan tayo oras, ha? Mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lang sa DZRJ 8 AM, ang Radyo Bandido TV. Susunod na programang Trending News and Trending Notes, Eksamang Barat P. Maraming salamat sa inyo po at magandang hapon po sa inyo lahat. Alam po. Thank you, Jennifer. Thank you, Angeline. Thank you, Nice. Maraming salamat po. Bye-bye po, everyone. Thank you. See you again tomorrow. Thank you, ah. Thank you. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. You are watching the multi-awarded Radio Bandido.